Hi! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng rice chow fan keto version. So keto version kasi gagamit tayo ng shirataki rice. So to start, nag-wrap ako ng 2 eggs. Look, very fresh yung eggs ko. Napakaganda. So I will just add pink Himalayan salt here. Wala siyang measurement, tansyahan lang to guys. Actually, sa cooking naman, hindi naman talaga yan minimeasure, tansya-tansya lang. Hindi siya ganun ka-strict like baking. So, for keto diet, it is really advisable to add more salt, especially sa food or sa drinks. Kasi kapag naka-low carb diet ka, usually bumababa yung electrolytes. So, kailangan natin yon para hindi tayo magka-keto flu. So, keto flu yung feeling na parang fatigue ka or yung sa mismo parang nahihina. So, yan. I-beat lang natin yun at i-beat yung egg na yan. Ang ganda ng color, no? After mag-beat ng eggs, isunod na natin ang ating napaka-cute na cloves ng garlic. So, dalawa lang sila. Using my garlic crusher. Ang cute niyan. 88 pesos lang yan sa Japan Home or Daiso. Hindi ko na maalala. Pero matibay yan, guys. 1 year na yan sa amin. And then, i-peel lang yung skin. So, di ba, mabilis lang siyang i-peel kapag pre-mash na siya. Rather than tinanggalan mo muna ng skin bago mo siya i-mince. Itong isa, itong cute na to, medyo annoying lang. Kasi di ko mahanap yung skin niya. So, nagpapahirap siya guys. Yan, di ba? Pero matatanggal din yan. Huwag lang susukuan. Okay. Okay, so i-mince mo lang yan kasi magka-fry tayo. Mag-a-add ng flavor yan dun sa ating keto chow fan. Okay, mince. Okay. Okay, and for our next ingredient is ang ating cabbage. So, hugasan lang muna natin siya before natin i-chop. Okay, so, dapat lahat ng ingredients guys, hinuhugasan mo siya. Ayan, chop lang tayo ng konti kasi isasama lang naman natin siya sa chow fan natin. Chop lang natin ng maliliit or kung anong gusto niyong style ng pag-chop sa kanya. Pwede naman. Wala namang bawal dyan. There's no restriction. Okay, chop lang tayo. Yan, alisin natin yung mga may dents na. Alisin lang natin. And then, continue.
Okay, so next guys, ang next nating i-chop is our tomatoes. So, hindi naman natin siya isasama sa pagluluto kasi gusto ko fresh lang siya. Partner ng dried squid. So, inisip ko na i-chop na lang dito para later on tuloy-tuloy na. Tatanggalin lang din yung itim sa taas. Tapos, chop lang siya crosswise. Yun. Ayan. So, this time guys, kinukuha ko na ang aking shirataki rice. So, I'm using the Nutrifam shirataki rice. So, meron tong noodle version. Pero today, since chow fan ang gagawin natin, so, shirataki rice ang kinuha ko. So far, ito yung pinaka nagustuhan kong shirataki rice kasi yung mga old version ng mga original version ng shirataki rice, parang iba yung lasa niya guys. Mayroon siyang makunat na texture. Saka feeling ko parang hindi ako natutunawan. Pero itong Nutrifam, parang mas okay na siya. Naka-soak siya guys sa packaging niya. Kung nakikita niyo, naka-soak siya sa liquid din, so we just need to drain that. Actually, yung instruction naman is nasa likod ng packaging. Yan, i-drain lang natin yan. So, ganyan ako mag-drain guys. Binubuksan ko na yung full packaging, tapos pinipigilan ko na lang siya na hindi matapon. Yan, dinidrain ko lang. And then, if you're wondering, yes, meron pa rin siyang parang fishy na amoy. So, that's why we need to wash it. Pero ako, hindi sa akin ano yung amoy. Hindi siya intimidating. Minsan, hinuhugasan ko na lang siya, tapos ginagamit ko na siya. Pero this time, for ano na lang din, sundin natin yung instruction for this video. Ayan. So, every bottle counts, kaya kailangan punin ko lahat yan. Okay. Ayan. Careful lang sa paghugas guys kasi medyo madulas siya. Kung nakikita niyo yung texture niya, para siyang jelly talaga. So by the way, this is made of cognac. Yung parang ano siya guys, para siyang cactus. So i-search niyo lang siya. Available yung information niya online. Marami din yung nagpo-content nito sa YouTube. Ayan. So, careful lang sa pag-drain. Kasi sayang. Mahal to guys. Mahal tong ganito na rice. Actually, hindi naman talaga siya rice. So, hindi tayo dapat mag-expect sa kanya na parang kumain tayo ng rice. So, parang ito yung maganda sa keto diet kasi maraming alternative. So, hindi tayo masyadong malulungkot. Marami tayong recipe na alternative. Pwede tayong gumawa ng kung ano-ano. Pwede tayong maging creative sa keto diet unlike other diets.
kaya ko rin siya nagustuhan. Ayan. Careful lang sa paghugas talaga. So, any diet works naman talaga. Depende na lang sa'yo. Kung anong diet yung gusto mo at yung kung anong diet ang yung discipline mo talaga is nandoon. So, kunyari, nagda-diet ka ngayon, tapos bukas naman, cheat agad, tapos diet, cheat. So, parang walang consistency. So, dapat talaga guys, pag gusto natin mag-diet, disiplina talaga siya. Kalaban natin yung sarili natin siya. Ayan, if you can see guys, ganyan ang texture niya. Okay. So, dito naman, inuna kong frinay yung squid, dried squid. To yung squid, ang sarap niyan. Lumaki kasi ako sa province, kaya nahilig ako sa ganyan guys. Ayan. Inuna ko siya kasi meron ng nakaabang dyan na used oil. Dinagdagan ko na lang. And then, kung mapapansin nyo guys, ang lutuan ko ay very cute. Xiaomi yan siya, induction cooker. Since ako lang naman din yung nagluluto at hindi naman maramihan yung niluluto namin. Yan ang ginagamit ko. Kasi natatakot ako dun sa ano guys, sa stove. Lalo na nung mga may nababalita na sumasabog. So yan, umorder ako niyang Xiaomi na yan. Ang cute niyan. Meron niyang kasamang pot. Hindi siya free, pero pwede mo siyang bilhin. May kasama siyang pot na kakulay niya. White din. White and black. So, very cute. Yan. So, gusto ko yung squid ko is very crispy. Kaya, ina-adjust ko yung heat. Yan. Diba? Sarap yun pag kumakain ka, tapos tumutunog-tunog, crunchy. Mas masarap. Okay, luto na siya. So, i-remove na natin. Patuluin lang natin konti yung oil. Okay, so next naman is lulutuin na natin ang ating shirataki rice. So, wala ko nilagay dyan guys. Pinapainit ko muna siya kasi we need to remove yung liquid dun sa shirataki.
Kasi kung ilalagay natin siya agad with the oil, sasabog yan, guys. Maraming ano, magtitilamsikan yan siya. So, kailangan natin siyang ilagay muna para mawala yung mga excess water. And then, yun. Ihahalo lang natin siya ng ihahalo. Ayan, so here guys, as you have seen, naglagay ako ng konting sesame oil. So, any oil naman pwede siya, pero mas gusto ko siya dito sa fried rice. Kasi parang mas may lasa siya, hindi ko mararamdaman yung lasa ng shirataki. So, parang magiging normal lang talaga siya. So, ayan, sinutay ko lang sa gilid yung garlic, kung nakita nyo. Sinutay ko lang muna dyan. Tapos, isosote ko na rin siya kasama yung shirataki rice. Ayan. Okay, so nilagay ko na ang ating eggs. Yan, mukha siyang ano, 'di ba? Parang masabaw. Pero hindi. Ang technique diyan, guys, is tataasan niyo yung heat para siya mabilis siyang mag-dry kasama nung shirataki. So, kaya ito maganda siyang technique kasi hindi niyo na talaga ma-feel na parang kumain ka ng kakaibang rice. So, para lang ikaw ng fried rice na may egg. Yan. Pangit talaga yung lasa ng shirataki, guys, pag ginawa mo siyang parang sinaing. So, mas maganda siya na gawin mo siyang ganito, fried rice style. Maaano mo yung utak mo, parang may scam mo siya. May scam mo yung utak mo na iba pala ang kinakain mo. So, yun yung technique. Taas-taasan nyo lang yung heat. Tapos, basta depende sa inyo. Huwag naman yung sobrang masusunog. Ayan. So, nag-add lang ako ng pepper to taste. Hindi ako nag-add ng salt dito, guys. Kasi, dun sa
nagpag-beat ko ng eggs kanina, di ba? Nakita niyo na naglagay na ako ng salt. So, okay na sa akin yun. Ayan. So, hahaluin ko lang siya ng hahaluin until mag-dry na. At yung feeling ko na pwede ko na siyang kainin. And last but not the least, ang ating cabbage. Yan. O, yan na yung magmumukhang chow fan na siya dyan. Dahil sa cabbage. Yan. So, konti lang naman ang buhay ng cabbage. I-mix-mix lang natin yan dyan. And then, mag-a-add lang ulit ako ng ating sesame oil para siya maging shiny. Mas maging maganda yung itsura niya. Then, mix-mix. Tapos, yun na. Pwede niya na siyang ilagay sa plate. Magpi-plating na kayo. May nahanap akong pipino, guys, na natira sa ref. So, wag nating sayangin. Pwede pa yan. Kahit mukhang lanta, pwede pa yan. Yung iba, nilagay ko sa plating. Yung iba naman, gagawin ko siyang cucumber salad. So, yung usual lang na vinegar, salt, pepper, and sweetener. So, yung iba, sugar yung ginagamit. Pero dahil keto tayo, gagamit tayo ng keto sweetener. O, diba? Ang ganda. At may bagong flavor ng G-Active ngayon, vinegar flavor. Joke lang. Ano to siya, guys? Coconut vinegar. So, yung tuba. Dala to ng sister-in-law ko from Pangasinan. Masarap siya. Ayan. Oh, diba? That's it for today. Thank you for watching.